Good morning mga kapalaboy! Kaway kaway, mga totoo mga Inday. So today, dito tayo sa farm ni Jomar ulit. At mag-harvest tayo ng Kentucky or Baguio beans. Tama ba yun? So pupunta tayo dito, doon sa taas. Kita nyo yan. Ito yung upland Kentucky na tinatawag nila. So swerte ngayong araw kasi mataas, mahal ang presyo ng Kentucky natin. Magkano ang presyo ng Kentucky natin, Mark? 35 pesos daw ang kuha dito sa farm. So yan. So nakikita nyo yung kamatis farming, patapos na din. So swerte dito yung kamatis nila kasi mataas masyado yung ano ngayon per kahon. So nakaabot ng 1,200 per kahon. Sa isang kahon, nasa 26 kilos to 27 kilos. So ganun kamahal, 1,200. Mga kapalaboy, ito, so ganyan. So dandaan lang kayo, no, para yung pag-harvest, tingnan nyo sila kung paano. Huwag nyo tanggalin ito para di masyadong masira, matagal masira, pag ganyan. Saka sayang sa kilo. So piliin nyo yung medyo malaki na, ito. Tama ba ito, Jomar? Parang lapis. Parang lapis, kalaki daw. So ganyan, parang lapis, kalaki, yan. Lapis. So yung mga kapalaboy, so tingnan nyo, ganyan, tsaka ganda pag halimbawa meron kang tinadaan dyan, no, na twine. So ganyan ang mangyayari pag nag-meet sila sa gitna, dito ganyan ang mangyayari. So Jomar, ito, ilang days na ba itong Kentucky natin? Itong Kentucky natin, mga 1 year na nga, mga 1 month ang harvest. Mga 1 month na itong harvest. Ay, 1 month na pala nagtuloy-tuloy harvest. Ilang days ang pagitan sa harvest nyo? Tatlong araw. So ganun, every week? So tatlong beses? Yeah. Dalawang beses? Oo, sa one week. Putol. So ingat pag ganito. Sa 1 week, kadalawa. So twice a week sila nag-harvest ng ganito. So Jomar, ito mga problem nito. Ano ba usually mga problem sa Kentucky farming natin? Usually yan sa Kentucky, hindi naman ito masyadong ina-attack ng mga bugs. Ang matakin is yung uod lang. Ganyan, no, uod daw. Ito lang madalas na nangyari sa Kentucky. Kung may uod, hindi tayo delikado magkain. Buhay ka na yung uod. Ayan. Yan, ganyan mangyari pag pinasok yan ang uod, maging itim yan lahat. Ayun. Hindi na papakinabangan yung Kentucky. So yan ang cause. Nangyari dito, tapon na lang. Pero sa Kentucky natin, hindi naman siya, ito yung pananim na hindi masyadong walang reject gaano. Okay. Tsaka ang Kentucky, ang kadalasan nangyari dito is yung magiging kulot-kulot yung dahon niya. Pag nagiging kulot siya, parang sitaw din siya. Parang sitaw. Umihina yung bunga. Pero mayroong sekreto dyan, ay na-apply namin na natanggal yung mga kulot niya at saka namunga ulit ng ganito karami. Oh, anong apply? Anong apply mo? Walop lang, guys. Walop? Walop. Nabibili yan sa mga farming store? Nabibili yan sa mga agri-store natin. Agri-store? Kahit saan po yan. Kahit saan lokal, basta meron tayong agri-store. Walop? Walop. Ayos, ayos. Para din siyang Dayton or Daconel, pero ang pinipenetrate niya is yung madalas yung mga sakit natin ng mga beans. Aking tulong yan. Bakit? Nakukuha yung mga magiging kulot, aphids, natatanggal. Pag natanggal na yan, magiging magkakaroon siya na bagong ulit na mga ganito, mga tangkay. Magkakaroon siya na maraming bunga. Kasi once din natin napigilan yung pagkulot ng dahon yan, ihina yung bunga, mawawalan tayo ng production. Sayang yung effort natin sa Kentucky. Ilang ano ba ito, Mar? Ilang months ba ito bago masira yung Kentucky natin? Yung bunga, yung puno niya? Kasi, usually, mga ilang months? Usually, 1 month ngayon. Kasi ngayon, 1 month na kami nag-harvest nito. Oh. Maganda pa yung Kentucky natin. Ibig sabihin, mas mahaba ang buhay nito kaysa sa mga sitaw. Ayos. Yung sa uod, Mar? Anong uod? Anong ina-apply? Yung sa uod natin, pwede tayo mag-apply ng para hindi naman siya ganong matapang sa pagkain natin. Disease lang ulit. Disease? Okay. Kasi pwede naman tayo mag-apply ng lanit, pero kailangan hindi tayo mag-harvest ng isang linggo. Okay. Kasi matapang yung kapit ng lanit. Pero mas mabisa yun para sa mga beans natin kasi nagpipenetrate siya. Pag once kumagat yung uod sa bunga at natamaan nyo ng lanit doon, pag lumipat yung uod, namamatay. Ang disease naman is nakokontrol niya lahat. Yung paglipat ng uod, kasi once spray kayo is sa labas yung mga uod, namamatay sila kasi natatamaan. Ayun. So
So yun, ganun din. So the same lang din siya paglagay ng twine at saka ano no, mga astro bag, no? Mas maganda yung paglagay ng twine natin is nag-ano kami, ginawa namin diamond. Kasi bakit? Pag akit dito ng mga tangkay niya, meron naman siyang suporta dito. Hindi siya kagad nakadidrip sa pataas. Nagiging kumakalat sila, nagiging mas makapal yung ano nila dito mga tangkay. Diamond, yun. Diamond na style pala. Kaya paya form ng diamond, oh. So yan ang sikreto. Pero pwede naman straight. Pwede naman straight. Pero ang ito, eh kung maliit pa ang kintaki, magiging mo kaya iditso, mabagal ka na pagkuhan. Paghaba, hindi pa natapos ng midya. Tawag din midya. Hindi mo nakapol, si midya eh, ang haba. Pagdaka na dire, umuna tanan, dito na buka. Ayun. Muna yung duha, tiyaw. Ayun. Ay, ganun pala. Sa single mo, ihap ka, ihap ba? Para hindi siya mabarda, mabukan ba? Ganun eh. Oo. So, anong mga ina-apply na abono dito, Mar? Dito sa beans natin, hindi naman tumasilan sa abono. Apply nyo lang siya ng 3x14 kaya putas, magbubunga na yun siya ng welo. Tuwing kailan aids ng ano, Mar? Ng pag-apply? Usually, pag-apply kayo ng abono is pag nakita nyo medyo mahina na yung akit niya, produce niya ng bunga at saka pag produce ng mga bagong tangkay, apply kayo kagad ng abono. Hindi naman siya nire-require na month per month. Check natin siya. Baka naman kasi pag-apply tayo ng abono ngayon, tapos 1 month, nandyan pa pala yung ibang abono kasi walang ulan, hindi natunaw, sayang lang. Minsan tingnan natin yung sitwasyon ng ano natin, pag medyo mahina na apply na tayo kaagad kasi para masuportahan natin yung pag-akit nila. Ayun. Pero mas maganda talaga at least per month meron kayong na-apply. Na-abono. Every month. Every month. Paano yung pag-apply dito kasi Mara upland? Upland, madalas kung kasi para hindi kayo matagalan pag-apply ng fertilizer, gagawin natin, hindi tayo maglalagay dito sa ibaba. Kasi once naglagay tayo sa ibaba, pagdating ng ulan, matidrain na yung abono, mawawala. Ayan. Mawawash. So gawin natin, isang dangkal galing sa puno, dito tayo maglalagay. Sa taas? Sa taas. Ayos. Usually sa taas lahat. Kasi bakit? Once na kahit uulan pa yan, pag natunaw yung abono, hindi mo mawawash kasi pupunta yan dito sa medyo baba. Yun sa mga sikreto pag nag-apply ka sa upland ng mga ano. Inaatake din ba ito, Mar, gaya ng ano ng mga bugs, gaya ng sa talong, sitaw? Usually, yung kintaki na monitor namin is dito talaga siya inaatake ng mga bugs. Mas marami lang ito mga uod. Pag hindi siya nabantayan, uod lang. Matamis eh. Matamis pala ito. Isa kagaya sa mga sitaw na prolong siya sa mga bugs, pero ito hindi. Kita nyo guys, wala naman. Pero sa area namin, nakita namin is wala siya ganong bug dito. Kaya ito yung mas maganda pag high elevation yung area natin. Tsaka hindi ganong exposed sa mga bugs kasi hindi naman ito ganong nataniman noon. Oo. First time pa. So, first time pa. Hindi natin alam ano, sa mga sunod na mga batch natin. Sana wag naman. Pero mas maganda talagang high elevation kasi yun nga, yung mga insekto medyo madalang kasi mas malayo tayo sa mga pananiman ng palay. Ilang kilo kaya na harvest nyo na dito, kuya? Mga ilang kilo na dito? Nasa yung ano, tingin nyo mga abot na ba tayo ng 200 kilos? Sobra na. Higit 500 na siguro. 500 kilos. So yung panahon ng ano, magkano yung kuwat? 20 pesos lang, no? 20. So lagay natin ngayon, nasa 35 na. Lagay natin 25 sa 500. So sa 100, 25. Bah, malaki-laki na din, ah. So aabot na din ng halos almost mga 20,000 na din sila dito. Sobra pa. 20,000 more or less. So ganun ang kitaan dito sa Kentucky. Yan lang ang labor talaga dito. Ang labor lang yung maano kayo kasi nga paano eh. Pag nag-harvest ka, pa isa-isa, so dapat tingnan mo talaga dito sa sulok-sulukan. Kasi nagtatago yung iba mataas.